nag-open bigad up na. Kaya eto, nagtayo na ako ng tindahan. Ayun ang diyosa ng tindahan. Ako nga talaga ang diyosa ng tindahan at hindi na diyosa ng kalsada. Eto sa mga nabigad, nag-open bigad up na. Dahil alam naman natin na this August 29 na magsisimula na yung klase ay na itong Friday, kung di ako nagkakamali last 2 days ago, no? Naglabas na Department Order number 21 series of 2020. Galing ko doon. Ayun na, at sinasabi nga dito na aalisin lahat ng ating mga designs, mga wall decorations doon sa classroom. Dahil daw ang rasyonale para rito ay yung sinasabi nga nilang makapag-focus daw ang ating mga estudyante sa kanilang mga ginagawa. Kaya naman kanina no, dito, nag-ikot-ikot na tayo sa may Mandaluyong. So nandito tayo sa Mandaluyong ngayon. At actually, nasa may kagilid-giliran lang din tayo ng eskwelahan nila, which is yung San Pedro Mandaluyong City High School or Elementary School. Ayun na, lito pa kung anong eskwelahan yung nadaanan kanina. At ito na nga, no, kanina, gumamit tayo ng ating ano, improvise. At meron na nga tayo mga emojis. Very good, very good, very good. Very good, very good. Tapos tayo sila, syempre, for the thumbs up, thumbs up. And syempre, pag hindi naman, for, ay, baliktad pala, pagka hindi pala ito, for the thumbs down, thumbs down. Pag thumbs down, paano? Gayahin mo yung mukha, gayahin mo yung mukha. Paano yung mukha? Ganun ba yun? Ayun. At kapag kayo, isa naman masaya. Kapag masaya, nahulog yung masaya eh. Paano pag masaya? Kapag masaya, nahulog. Pero pag masaya, ganito. Parang medyo makakapas na mga langaw. Ginawang emoji. Ayun, pinunot ng bata. Sabi niya, gusto daw niyang gayahin ko. Ayun. Yun, nakasaya lang siya nakaganan. At ayun ang ano, ito yung mga nakuha natin kanina mga kasagutan. Hindi ko paboro. Eh kasi yung mga bata, siyempre wala nang magiging ano, kailangan nun meron silang makikita mga decoration, di ba? Hindi po. Kasi okay lang naman na may mga ganun. Kasi hindi naman yung nakakaabala sa kanila. Mas maganda nga. Hindi ako pabor. Kasi pang-attraction din yan ng mga bata. Kumbaga sa motivation, namomotivate din sila sa picture eh. Eh kung plain lang na ano yan, wala, hindi matutulog, tatama rin yung mga bata. Yun yung pang-engganyo na kaya may picture, may mga letters. Pang-engganyo sa mga bata yan. Oo naman, para maganda. Para hindi na sa gabal. Hindi po ako sangayon sa ano, pagtanggal ng mga decoration sa loob ng eskwelahan. Lalo ng mga bata, nakikita kasi yung kagandahan dun eh. Parang nagliliwanag sa paningin nila. Kumbaga nagbibigay pa rin ng inspirasyon ng mga ano. Kasi pag nakikita nila, puro ano, parang ano yung mga bata eh. Maganda yung may mga kagaya ng mga bulaklak. Parang na, ano sila, na-inspire sila na yung ano, mga bata. Ayan, parang yun unanimous? Na tayo ngayon. Unanimous? Yes. Oo nga po eh. Pare-pareho sila na hindi talagang ano, nag-a-agree na alisin. Kasi nga yung mga nakausap din namin kanina, mga parang off the record. Off the record? Ayun ang sabi nga nila. For the ano na, nag-improve talaga tayo dahil off the record na meron ng ganon. At ayun nga, sabi nga ng iba kanina, no, is talaga daw ano, kumbaga yung mga tao daw, o yung mga bata is visually daw talaga, kumbaga maganda daw na may makikitang ganon sa mga kasulok-sulukan, ayun, mga kasulok-sulukan ng kagilid-giliran ng classroom. At ngayon nga, no, kasama natin si Ma'am Jaysa. So si Ma'am Jaysa daw ay merong ano, meron siyang anak na nag-aaral na, which is grade 5 po dito sa San Pedro, no, ma'am? Opo. Ayan. So, good morning po, ma'am. Good morning. Ayan. Bali nga may katabi si ma'am na angkit ng bata. Mamaya, uuwi ko na. Uuwi yung bata. At ayun na nga, ma'am. Bali, itatanong na natin kay ma'am yung question natin for today. Ma'am, ask lang po namin kung kayo po ba, pabor po ba kayo o payag po ba kayo na alisin daw po yung mga wall decoration sa classroom. Ayan. Dahil hindi payag si ma'am, iaharap ko na din niya mapapakita eh. Yung malungkot. Makaganan. Ayan, bakit po, ma'am? Kasi po nakasanayan na po nila. Tsaka magandang tingnan pag may mga decoration. So, yun, sabi nga ni ma'am, nakasanayan na daw rin natin itong mga designs, no? Ma'am, baka meron po kayong gustong batiin, kapamilya, or mga friends niyo po dito, mga kabarangay niyo po? Wala po na sa akin ako. Kasi nahihiya si ma'am, sabi niya, ang tagal naman ito, may bumibili na sa akin. Ayan. Bale, ito si sir, bumibili na nga siya. Ayan, ito si sir, dapat sa ka pa sa pagkabuhayan eh. Shoutout nga pala sa mga gusto magpa-shoutout dyan. Ayan. Shoutout na sa mga gusto magpa-shoutout dyan, sabi ni sir. At ayun na nga, na we got the gob and we got the gob. Iuwi mo yung bata at saka yung pusa sa likod. Pakita nung naman, anong name ng pusa. Yung naglilinis pa yung pusa. Yung pusa sa likod mo. Natin sa likod.
Wala po. Para atribida. Agaw eksena. Ayan nga po, natatakot ako mamaya biglang tumalan sa bin. At tagal mo naman. Sige, talunan kita. Pinalikuran ka. Pinalikuran ako. Sabi niya, nahihiya ako sa camera. Tumigil ka. Ayun na nga, bigada ka, bigada ka. Dahil yung uwi ko pa itong pusa sa likod. At mamaya, medyo masama na yung tingin ng bata sa akin. Ayun na nga, kaya naman, in the heart of changing lives, ito si Ann Cortez, ang Diyosa ng Kasada ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Tira! Bigada!